Be Duterte, my father, brothers will run for senator in 2025. Kumpirmadong tatakbo nga bilang senador sa 2025 election sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao First District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Kinumpirma nga ito ni Inday Sara, sabi kasi sa balita. PRD for Senator. My brother Paulo Duterte, currently a congressman for senator, and Sebastian Duterte, she said in Filipino in an ambush interview in Cagayan de Oro City. Yes, that's confirmed, she added. She also said that Mayor Duterte is eyeing a presidential bid in the 2028 elections. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ipabalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Puno ay Ilograsio Digal. Napag-usapan natin. Nasabi ko, si Inday Sara, mayroon talagang line-up. Naalala nyo, kanina sa mga nanonood ng afternoon edition ng Wisdag Pilipinas, sinabi ko na si Inday Sara, mayroon talaga siyang gagawin na koalisyon at senatorial candidate ngayong 2025. Puta, nangyari. Kaya kahapon hayon, nagpakawala ng malamount pinaptubo ang putok. Yanig sa tagig. Yanig na yanig, mga kababayan ko. Kaya ngayon, nagmistulang laruan ang trupang bangag ngayon. Dahil inanunsyo mismo ni Vice President Inday Sara Hilot Ed AMG Tinkerbell Nelda Stanley Manalo Chris Sally kaninang hapon pagkatapos natin mag-live. At sinabi niya ho, merong tatlong Duterte na tatakbo sa pagka-senador ngayong 2025. Ang animal, nagsiiyakan ng mga bangag. Hello, Ma'am Emelita Bryant. Pagandang gabi ako sa inyo, Mary June Tan. Puta, nag-mistulang propita tayo kanina. Pag-squid, di ba? Kakasabi lang natin eh. Biglang nag-announce si Vice President Inday Sara. Natatakbo si Tatay Digong, Mayor Baste, at kung pulong sa Senado. At hindi lang natapos yan. Meron pang plus, may palaman pa. Kita sa sakit ulo ng mga animal. May palaman pa. At sinabi ni Vice President Inday Sara ay si Mayor Baste ay tatakbo, siya ang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Paano na yan, tambaloslos? Putang, sakit ng ulo nila, no? Promise! Hello po, Sarafina and family. Sasakit ho talaga ang mga ulo ng mga tambaloslos na yan. Thank you so much, Susan Villanueva. Mandakin mo, ang inaasahan lang nila ho, natatakbo sa pagkapangulo itong mga bangag, ay si ano lang, si Tatay Digong. Kasi Tatay Digong mainit, di ba? Kayo nga, sabi natin, Tatay Digs, takbo ka sa pagkapangulo, pagkasinado. Oh. Ang inaasahan nilang tatakbo si Tatay Digong sa pagkasinado, sa pagka-senador ngayong 2025. O, ang problema nga ho, biglang naglatag si Vice President ng Baraha. Ang resulta, sumakit ang ulo ni Kukak. Paano kontrahin ito? Kung yung tatlong Duterte sabay-sabay tatakbo, kahit nga ho siguro, isama pa si Katie Duterte, ibuto ko rin yan. Kahit siguro si nanay ni ano ni Vice President Inday Sara, buto ko rin talaga lang ho. Tama nyo na si Ma'am Hanilit, buto ko rin yan. Ay, okay, magandang gabi sa inyo.
Sabi ni, ay, EDMG, maraming salamat sa pag-upgrade. EDMG na talaga matibay-tibay dito. Strategy man yan, o totoo, 100% support ako kay Duterte, kay sa mga Duterte. Okay. Sumakit nga ang mga ulo nila, EDMG. Alam ko yan na, iwan ko kung anong laro ito, kasi, kung dama ito, marunong ako maglaro ng dama. Pero kung chess po yan, putang hirap matihin. Laro yung kanito. Kaya ang mga tambalusos ngayon, sumakit na ulo. Tingnan mo, magpasabog na naman yan bukas si Romualde, si tambalusos ng kailangan magkaroon tayo ng koalisyon. Kukak! Kukak! Kailangan na natin ng koalisyon kasi si Inday Sara, oh, tatlong baraha, idinapa, puro alas. Tapos, anong idatapa nating ano? Oh, na baraha? Oh. Sa kanila, puro alas. Paano sa atin? Puro joker. Hello, hi, Felix Nel. Gandang gabi po. Wala ko silang alas, puro joker. Grabe na sakit ng ulo nila. Okay, ito, pag-usapan rin naman natin bago natin pasakitin mga ulo nila. Oh, ito, merong kumuda. Sabi ni Pax, Bisdak, may secret card pa yan. Oh, meron bang secret card? Ay, may kikir. Kikiran. Sabi saya ba? Kikiran mo dong. O, kikiran natin. Hello po, Pag Travelers. Magandang gabi sa inyo. Ah, ito pa. Ayan, si Abanti umatras. Ayan po, kanina ho kasi pinagpatuloy ni Atras Abanti yung komite niya. Yung komite pala ni Abanti patungkol pala sa human rights. Bakit tahimik ka, Abanti? Kasmi, gandang gabi ho. So, nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ? Ngayon pala, ito huli ka ngayon, balbon. Ano? Babatikusin at babatikusin namin kayo, Abanti. Nako, pastor pa naman ito. Ngayon, oh, nagpa-imbestiga kayo ngayon dyan sa Kongreso patungkol umano sa war on drugs ni Tatay Digong. At ipapatawag na nga ho, formal na hong ipapatawag si Tatay Digong at si Senator Bato sa komite niya patungkol sa war on drugs. Hindi rally tayo doon sa Kongreso, animal. No? Oh, doon tayo. Oy, doon tayo maghakbang maisog sa Kongreso. Kasi papatawag naman talaga na si Tatay Digong. At may twist diyan, no? May ano, may appetizer, animal. May appetizer. Oh, sabi ni Marim, "Ha? Pastor 'yan? Pastor nga." Pastor yan si Abante, hoy. Pastor yan si Abante, pastor yan. Hindi nyo alam, pastor talaga yan. Okay. Ipapatawag si Tatay Digong at si ano, Bato. Ngayon, meron pang pampalasa. Merong nag, ano kasi, merong objection na, oy, tika lang. Ha? Hindi lang po pwedeng si Tatay Digong lang, si Duterte ang ipatawag. Kailangan, ipatawag din ho natin si Dilima. Itong si Abanti naman, hindi natin maintindihan bakit ipatawag niya si Dilima. Anong meron doon sa patungkol sa war on drugs? Pinopromote ni Abanti, libre to si Disaba. O sige, patawag niyo para rambulan. Gusto ko yan, walang atrasan ha. Ipatawag nyo nang ipatawag yan. Hello, Corazon Takasi, magandang gabi ho. Nang makapanood kami ng rambulan sa Kongreso. Kaya ito. Katoso guys. Oh, ito, banatan na gano'n natin ang balitang ito. Pasok, Abante. I'd like to ask Tony Conti and Ms. Lito, do you believe na the former president should be responsible for this? Opo.
naniniwala po batay po dun sa kasi nung nangyari na nakapunta po kami sa Bagong Silang actually po nung December 28, 2016. Yun po yung unang pagpunta ng Rise Up doon sa kanilang lugar. And do you believe you must be held accountable today? Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng War on Drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslan. We have informed. We may inform the former president of this hearing. So he knows, no? Alal! Walang kwenta mga kongresista. Hello po, Ma'am Lauris Ispahas. M. Corroquete, magandang gabi ho, Sancho Fanisa. Do you believe daw? Naniniwala ba daw? Naniniwala ba daw siya na si Tatay Digong ay responsable sa nangyayaring ano, sa War on Drugs? Alam niyo po, Abante, napaka-bias mo. Kasi nung sinabi ho ng resource person, oo, naniniwala ako. No, sabi niya. Hindi ka man lang humingi ng ebidensya. Ay, ngayon, ganun na pala talaga tayo. No? Ano bang nangyayari sa kanila? Si Da Junior, ganun din. Walang warrant, oh, walang warrant, walang search warrant. Nagsisearch ang SAP. Ito naman ngayon, oh, tinanong lang yung resource person na do you believe, eh siyempre, anong expected mo yan? Anong expect mo na isasagot ng resource person na tinatanong ni Abante? Eh di siyempre, sasabihin niya, oo, responsibly. Kasi galit sila kay Tatay Digong, pas lang ang pangama naman ng pamilyang adik. Ikaw pa naman na yung kapatid mo eh, na pulburunik, inilibing eh. Talagang sasabihin niya talaga responsable. Pero kung gusto mo magkaroon ng parang makumbinsi ka na yung sinasabi niya ay responsable si Tatay Digong ni Mal Abante, baka ho po pwede, hingan mo naman siya. Ay ma'am, sabi mo, responsable itong si Pangulong Duterte, meron ka bang ebidensya na magpapatunay na responsable si Tatay Digong sa pagkamatay ng mga adiktos ninyong kamag-anak? Eh, hindi ho. Ang diretso mo agad, naniniwala agad kay Poncio Pilato, animal eh. Pinapaniwalaan mo agad. Oo, hindi ka man lang humingi ng, meron ka bang dokumento? Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang attachment? Saan? Wala, oo, ipatawag talaga niya. Oh, eto, sige, wala namang problema yan. Para rambol dyan. I would be to my colleagues here. I would even suggest that later on, we should invite the former president. And kayo po ba handa kayong humarap sa former president? Inibitahan natin. Handa kayong humarap? All right. Okay. Alol! Utang ina. Abante, ang bias mo magtanong, no? Alam mo yung tanong nga, ikaw ba, handa ka bang humarap kay former President Duterte? Parang feeling niya, parang ang gusto niyang ipaibot ba? Sa Bisaya, ipaibot? Hello, Mang Rosario Fiocho ka. Parang gusto niyang ipaintindi dyan, mga kabisdak, na si Tatay Digong guilty talaga. Kasi ang tuno niya, ikaw ba, kaya mong harapin si Tatay Digong? Ano yon ni Mal? Hello, Ma'am Lablin Sibukawa. Magandang gabi sa inyo. Ina-assume, no? Ina-assume nyo si Tatay Digong may ginawang masama, may ginawang mali sa nangyayaring War on Drugs. Wow, ang galing ng mga tungaw. Hello, Ma'am Evelyn Bautista. Magandang gabi sa inyo. Inaano pa niya? Oh, ito tuloy, oh. Well, we inform him today, no? Dapat nga ang tanong yan, Abante. Ikaw, Abante, kaya mo bang harapin si Tatay Digong? Kasi baka bigla kang matunaw dyan. Tandaan mo, Abante, wala ka namang pinag-aralan na batas eh. Pastor ka, Biblia, alam namin, magaling ka sa Biblia kasi pastor. Pero pag batas ang pinag-uusapan, lo-lo nyo.
Magmistula kayong mga laruan ni Tatay Digong dyan. May libre pang mura, 10 bisis. Tatay Dig, so ka magmura, baka makuntimp ka. Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi pala ganun ang advice. Tatay Digong, magmura ka para makuntimp ka nang mag-rally kami sa Kongreso. Sige, magmura ka, Tatay Diggs, para makuntim ka nang mag-rally kami sa Kongreso. Ngayon pa nga lang, eh, ang mga didis ngayon, sabi, putang ina, doon tayo mag-rally sa Kongreso pag ipapataw. Ngayon, doon tayo para masaya. Tandaan mo, Abante, 90-91% trust in approval rating, pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, si Tatay Digong. Huwag kang umiyak dyan, ha? Sige nga, tuloy. Oh. Lakas ng loob, no? Ang lakas ng amat. Hearing, diba? Yeah. Okay, and this is the third hearing. Mm. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come. Oh, tapang, ha? Pastor, magkano? Ako, Abante, magkano kaya? Bigay ni Kukak. At ang tatapang nila ngayon, isama pa si Bato, patay ang buhok yod. Senator Bato, hindi na yata nagkakatotoo yung sinasabi ni Bibim na hindi papahawakan yung buhok mo sa ICC. Ayan na, Senator Bato, welcome daw ho dyan sa Kongreso. Teka, tanong ko lang, pwede bang ipatawag ang senador ng congressman? Hala, hindi ba mas mataas ang senador kaysa kongresista? Ay, look good ba? Itong mga kongresista, ang bumoto lang naman, distrito. Ang senador, ang bumoto naman, buong Pilipinas. Ilan ba yung boto ni, ni Abante para ipatawag na si Bato? Ilan? Pambera, ati Cherry Tusake, oh, kababayan mo to si Abante. Anong nangyari sa kanya? Nagmistulang protector ng mga pulburunik. Hindi ako naniniwala dito sa drama nila. Ang totoong ano kayo, ha? Human rights advocate kayo. Oh, ito, latest lang, bago-bago lang, oh. Kingdom of Jesus Christ, pastor pa naman itong si Abante, oh. Religious organization, KOJC, ginago, hoy. Tahimik-tahimik ka. Araw-arawin ka pala namin ngayon. Naku, nagpakilala ang animal, oh. Sige nga, tuloy, si Bato. Okay, si Bato. And listen to your testimony. Kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Hindi ganyan yung tanong! Gandang gabi sa inyo. Bakit ganon? Dapat ang tanong dyan, akong Abante, handa ba kayong harapin, ikaw, kongresista? Handa ba ninyong harapin si Pangulong Duterte na mayroong pinakamataas na trust and approval rating sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas bilang isang pangulo? Kayo dapat, handa ba kayo? Di ba, mga kabisak, ang tanong natin, handa ba kayo? Yun yung tanong. Bakit parang tinatakot mo yung tinatanong mo? Ano yung tinatakot mo? Okay, so, Comsec, we're going to invite Senator Bato now. Mr. President. And the former president. Okay. Sorry. Sorry. For the next hearing. Can I hear a motion to that, please, with that effect? Mr. Chair, a motion. Okay, ha? Okay, silang tatlo naglulukuhan dyan. Okay, formal na ho na inimbita si Tatay Digong sa committee ni Abante. Oh. Ngayon, tingnan mo, nag-motion. De approve naman padatingin, may twist nga lang. Eh siyempre, sino bang hindi papayag diyan? O tingnan mo yung nasa kaliwa, kanan ni
ni Abante, kausap niya kung sino bang magmotion. Eh, sino ba yan? Si Castro. Ayan pa yung isa sa Gabriela Partilist. Oy, Gabriela Partilist kayo, di ba? Sa mga kababaihan, bakit hindi nyo tinulungan yung mga kababaihan sa Kingdom of Jesus Christ na naabuso, pati yung sa Kitbog, mga senior citizen na tinakot ng mga sapito, mga plastic ang mga tambaluslos talaga, no? Oh, mga plastic! Hindi totoo yung kanilang ipinaglalaban, ho, kasi kung totoo, walang pinipili. Kailangan, ho, kung Pilipino ka, kung totoo kang nakikipaglabang ka sa karapatan pantao, ay putya, yung nangyari kay Pastor Kibuloy, sobra-sobra eh, at sa Kingdom of Jesus Christ, kayong tahimik ninyo. Dito kayo sa War on Drugs, na yung mga tumambling dyan, ay talaga namang mga bangag. Tigas kasi ng mga ulo ninyo eh. Sabi kasi ni Inday, ano ni Tatay Digong, wag ninyong subukan eh. Masisira ang buhay nyo eh. My God, I hate drugs. Kayo nakinig. O ngayon, anong nangyari sa inyo? Hello, Daryl Gatbayat. Magandang gabi ho sa inyo. Sige nga. Ito, tuloy yung motion to invite, ano, Mr. Chair, the former President Rodrigo Duterte, and of course, Bato, Senator Bato de la Rosa, para po sa pagsagot dito sa mga issues na ina-allege, no, sa mga issues na inihahapag ng mga EJK victims and their families. Second motion, Mr. Chair. There is a motion to invite the former... Oh, tatlo sila naglulukuhan! second motion. Yan ang nagsabi si Franz Castro. Butangin na, nagluto kayo ng pansit eh. Akala ko ba, ipapakain ninyo sa iba, kayo rin pala kumain. Oh, nagbahay-bahayan lang kayo, mga tambaluslos kayo. Magkano kaya? Magkano? Kung? Sa bagay, malapit na rin election. Kung magkano yung talent fee nila dyan, na ibigay ni Kukak, magagamit rin nila yan sa parating na election. Filing na ho ng kandidatura. Ngayon, October. Oh, kailangan talaga, gutom na gutom. Okay, ito lang nga. Mr. President, in the next hearing after tomorrow, and Senator Bato de Rosa, okay, Mr. So, Chair, and there is a second, so if there's no objection, no objection, same as approved. Approve, matik yan. Okay, sige ha, hintay natin, tingnan po natin kung matulala siguro itong mga ano. Ang lakas naman ng loob ni Castro at saka yung Gabriela Partilist na yon. Anong pangalan yun? Hindi ako interesado kasi sa mga mukha nila eh. Yung Gabriela Partilist ba? Ang lakas naman nila ng loob. Naku, lalo na kayo dyan. Takot nga kayo kay Ka-Eric, kay Tatay Digong pa, animal. No? Sabi ni M. Kuroki, magmura si Tatay Digong sa Senado, ihanda nyo na 1 kilong bulaklak na tainga. Sa Kongreso muna, ma'am. O, tingnan mo guys ha. Nung si Ka-Eric nga pumunta dyan sa Kongreso, patago-tago nga kayo eh. Paano pa kaya pag si Tatay Digong? Ano kayang... Siguro maliligo kayo ng mura, kaliwat kanan. Tuloy o. Mr. Chair, i-conclude ko lang, no? Mr. Chair, before po doon sa ano, ito yung to the questioning, Mr. Chair. Pakinggan ninyo ha, mayroong twist. Brusas nga, brusas ba yun? Brusas, hindi ako interesado sa mga taong ito, panggulo lang. Oh, layo. Kasi nandun na tayo sa pag-invite, ano? Mr. Chair, baka din ma-fortify pa natin kung ano talaga yung nangyayari sa war on drugs. Kung Mr. Chair, since mga victims yung nandito, baka meron pang isa, for example, si dating Senator Laila De Lima, para maging resource person. Oh, anong connect ni Laila Di Saba dyan? Diba tulog si Laila Di Saba ng 6 na taon sa war on drugs? Hello, Black Mamba. Magandang gabi ho sa inyo. Mamba, ano, mabuhay po tayo.
Mildred in Onodera, magandang gabi ho sa inyo. Bakit naisingit yan si Disaba? Sige nga. Anong kinalaman ni Disaba? Puta, for promotion yata to para ano, no? Sabi ni Rosa, pinalaya na siya. Pinalaya na nga. So ito yung papel agad ni Disaba. Oh, ito agad yung papel. Sabi siguro ni Kukak, pinalaya ka na namin, Kukak. O ito, assignment mo. Bukas may pahiring kasi kagahapon lang binalaya na lahat. Absuelto, no? Baka sinabi ni ano ni Kukak. Oh, ito, Laila Disaba, palaya ka ngayon. Bukas kasi may hearing si ano, si Abante. So yung may mga senador doon, si Brosa, si Castro, ang plano diyan ipapatawag si Duterte at si Bato. So ngayon, ang papel mo diyan, kunyari, sasabihin ni Brusas na ipatawag ka resource person. O, yan ang assignment mo, ha? O, sige, rumble. Kasi, paano mo ikukunik si Dilima dito ho sa war on drugs? Eh, di ba, ho, nakulong yan ng 6 na taon. Anong alam niya? Junil! Junil, ang sweetheart mo! Magharap sila ni Tatay Digong, face off! Okay, sige nga, katuloy. Oh. Din natin kaugnay sa war on drugs since she is one of the, diba, matindi din yung kanyang hinarap nung nakaraan. Oh, matindi ang hinarap nung nakaraan! Anong kinalaman dyan sa pinag-uusapan ninyong war on drugs, animal? Na Bartolina ngayon ang 6 na buwan eh. 6 na taon? Di ba? 6 na taon na Bartolina. Paano niya nalaman? Ito, Diyos ko, animal. Siguro if the body will, ano, will... Sige nga. Bro, you also approve? Making a motion to that? Yes, Mr. Chair. Chair, I would like to make a motion to invite a resource person, former Senator Laila Dilima, in this chamber, Mr. Chair. Say in a second. Second, who been seconded that Senator Dilima should be invited. No objection. Same as approved. Hoy, Alol, animal, naglulukohan kayong tatlo. Anong gagawin ni Dilima doon? Manggulo lang. Black propaganda, siraan si Tatay Digong, siraan yung war on drugs. Yun yung assignment niya. Kasi hindi siya credible na resource person na pwede pagpasalitain dyan kasi na Bartolina nga ng 6 na taon, animal. Sabi ni Mike Traveler, Travelers, no objection, hindi na kailangan objection, nakaplano na ho eh. Basang-basa na namin, hoy, ang mga plano ninyo. Iwan ko lang ho, kung kakayanin ninyo. Milan tagap, magandang gabi ho. Mantakin mo yung nagpapatawag, mga kongresista, walang alam sa mga batas. Samantala, yung pinatawag nila, nagiging kongresista, no? At nagiging fiscal prosecutors, utang ina, sandamakmak na alam sa batas. At nagiging presidente ng Republika ng Pilipinas, pinagkatiwalaan, alam na lahat. Kumbaga, kayo dyan, nagpapatawag, kasama ka Abante, papunta ka pa lang, si Tatay Digong, nag-toothpick na. Parang ano lang, ay punta tayo sa ano, handaan. Saan? May kumbira doon. Sa Bisaya kasi kumbira. May kainan doon saan? May kinasal doon tayo. Tapos, magulat-gulat ka yung inimbita mo. Akala niya, hindi niya alam na akala mo na hindi mo alam na hindi rin niya alam na mayroong kainan sa unahan. Kumbira ba? Magulat ka pala, kausap mo siya, nag-toothpick na. In-invite mo pa lang siya, nag-toothpick na siya. Bakit ka nag-toothpick na? Aw, yung sinabi mo, punta tayo doon. Tapos na ako doon, oh. Kumain ng hawa ako eh. Papunta pa lang kayo, pabalik na si Tatay Digong. Oh, heto. Alam niyo itong si ano, Dilima. Mikus-mikus talaga ito. Mikus-mikus kung bakit nakalaya. Merong mission 'yan. Merong pakay, no? Mission impossible na
plano nila sa mga Duterte. Kasi sabi ko nga ho sa inyo ganito eh, yung pagkalas kasi ni Vice President Inday Sara, ang magiging consequences dyan, talagang ipoporsige nila. Lovinus Diaz, yung International Criminal Court, ICC. So, ito, kasama na ito. Itong investigasyon ni ano, ni Abante. Kasi sinabi rin ho ni Abante, di ba? Sa committee niya. Ay, hindi pala. Si Dan Fernandez, sinabi ho, na itong investigasyon sa committee nila, Human Rights Committee nila, ay pwede pong gamitin ng ICC. So, ito na nga ho, yung posible. Kasi, nagkaligaga na ho sila eh. Pero ito ang sagot ni Atty. Salpanilo tungkol sa paglaya bigla, pagkabasura. Malaya naman si Disaba kasi, na basura. Pinggan po natin, balitang ito. Grave error o malaking pagkakamali. Ganyan inilarawan ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo ang pagbasura ng korte kahapon sa ikatlo at huling drug case laban kay dating Senator Laila De Lima. Ngit ni Panelo, kinonsidera ng Muntinlupa Court ang pagbawi ng mga testimonya laban kay De Lima kahit na wala naman daw ebidensya na napilitan lang ang witnesses na idiin ang dating senadora sa illegal drug trade. Para kay Panelo, hindi rin maituturing na injustice o kawalan ng hustisya ang pagkakakulong kay De Lima. Anyak karma at parusa raw yan sa kanyang pag-uugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings sa Davao. Dagdag ni Panelo, walang legal na basihan ang banta ni De Lima na panagutin si Duterte kaugnay ng kanyang pagkakakulong dahil wala raw kinalaman ang dating Pangulo sa issue. Ikinatuwa naman. Okay, tingnan mo ha. Kasi nagbanta si De Lima kagahapon. Amor grande sa Josefina Salis, magandang gabi ho sa inyo na parang kakasuhan, managot daw si Tatay Digong. Managot sa bayan, punta yun, managot sa bayan. Oh. Dahil sa ginawa daw sa kanya, tawag Santa. Santa De Lima. Ang nangyari lang ngayon, aba siyempre, malakas lang talaga si De Lima sa Marcos admin. Kung si Inday Sara pa naging presidente, maniwala kayo, bulok sa bilangguan ito si De Lima. At sino bang hindi nakakaalam? Ito ha. Sino bang hindi nakakaalam na mga Pilipino na yung bilibid ay pugad ng mga durugista? Pugad ng mga adiktus. Ay Tarik, maraming salamat sa inyong pakulay. Lahat siguro ng isang bayan ng Pilipino ay alam iyan. Maraming mga drug lords yan. Na nagulat nga ho si Tatay Digong, bakit hindi maubos-ubos iyong pulburon? Samantala, yung war on drugs, tuloy-tuloy. Iyon pala ay nasa loob ng bilibid. Yung lutuan ng pulburon, yung mga kubulus. Di ba yung mga kubulus? Oh. Nandun ang gagaling. May drug money na umiikot. Ngayon ho, sino ba ang nag-control ng bilibid prison that time? Aba si De Lima. Natural. Talagang managot ka, Disaba ka. Sa inyong, sa nangyayari dyan sa bilibid. Meron pa nga ano eh, meron pa nga anong kinanta niya sa bilibid sila ni sino ba yung Herbert Colanco ba yun? Nagko-concert, animal oh. Meron pa nga video eh. Nagko-concert sila Herbert Colanco. Puro mga sabog. Mga durugista, mga drug lord nandun eh. Pasayaw-sayaw ka pa. Anong sinayaw niya sa loob? Careless whisper ba yun? Di ba ho? Nagluluto ka kayo ng pulburon dyan sa bilibid, di nyo alam. Anong klaseng careless whisper, guys? Alam ko, ano yung careless whisper? Kay ano yun? Hayden ko ba yun? Ito may artista. Silos. Hindi, basta sumasayaw. Dancing Queen? Alam niya na sa bayan ng Pilipino. Tropang dabawin niya. Yes, hide din ko. Nanonood ka rin yan?
like that? So, Mike Traveler, Halili? Katrina, Halili? Ah, paborito niya. Tinininininininin. What? Gana gana dance again, hindi eh. Yun ba, kinanta niya? Hindi naman jumbo, jumbo hotdog daw. Jumbo hotdog, bangag na bato. Bangag na bato. Oh, ito, natutuwa daw mga human rights advocates sa tahimik ngayon kay Pastor ni Boloy. Manang ilang bansa at human rights group sa pagbasura sa huling drug case ni Laila De Lima. Inikayat ng US State Department ng Pilipinas na resolbahin na rin ang iba pang mga kaso ng anilay politically motivated. Gaya ng ilang reklamo laban sa mga mamahayag at civil society. Oh, ito na naman, oh, mga tungaw. Sino ba yan? US State Department spokesperson. Pero nangyari kay Pastor Kibuloy Didya, baka alam niyo talaga itong mga tambaluslos na to sa Pilipinas. Oh. No? Para sa Embahada ng Germany. Oh. Isa lang ito sa series of injustices. Nanda naman, Germany, nakialam na naman. Mga pabor itong mga puti kay Dilima. Dahil ng gera kontra droga. Dapat din daw maresolba ang libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Oh, tingnan mo. Git naman ang grupong Amnesty International, long overdue na ang acquittal ni Dilima. At ang bawat araw na nakakulong siya bago makapagpiyansa noong Nobyembre ay Alal! Long overdue. Alam niyo, hindi kami naniniwala sa inyo na human rights advocate kayo. Oh, ito buong mundo. Ah, huwag niyong sabihin na wala kayong internet sa inyo. Sige nga, abanti-abanti. Magpa-imbestiga ka nga sa ginawa ng Sapnida Junior, ha? Ito, priskong-prisko ito, sariwang-sariwa. Diyan sa Kingdom of Jesus Christ, total, pastor ka naman. Okay, sige. Magpaka-pastor ka at panindigan mo yung pagiging human rights advocate mo, pagiging chairman dyan. Ipatawag mo yung batabatal yung SAP, kasama yung PNP chief, kasama yung Nimal, yung CI, yung DILG Secretary, kasama si Da Junior, kung talagang human rights advocate kayo, kung para yung committee ninyo sa mga nalabag na karapatang pantao, puta, ito na yung nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. O ano tayo ngayon, nganga? Eh, hindi kami naniniwala sa inyo. Mga mima lang kayo, political motivated, yung inyong ginagawa sa committee ninyo. Sabagay, wala naman kaming problema dyan eh. Mga Duterte diehard supporters, di man kami takot dyan, ay patawag si Tatay Digong, gusto nga namin eh. Gusto nyo, i-contempt nyo eh. Try nyo i-contempt nang mapuno yung kongreso ng mga tao. Masaya yan. Masaya yan. Kasi talagang dudumugin yung kongreso na yan. Ah, yung ano nga lang ni Castro, naalala ninyo. Yung nag-file ng kasukasuan si Castro kay Tatay Digong, anong nangyari? Ayan, dinumog kayo ng mga DDS. Yung mga taga Davao lumipad. O sige, umpisa natin sa Kongreso, ha. Tapos pag hindi kaya sa Kongreso, sa Senado para masaya. Tapos sabi ni Corday, tapos diretso na sa Malacañan mula Kongreso. Yung malayo yung lalakarin natin, ha? Quezon City yun, papuntang Malacañan, sakit paan yan. Ah, diretso na sa Malacañang, pag ganun. Kailan ba yan? Next week na ba yan? Abante, hantay namin, ha? Kasi si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na ho ito mapipigilan pa. At talagang pinapainit ni Inday Sara ang mga damdamin, mga budhi ng mga bangag. Hindi na alam ng mga bangag supporters, pati team bangag, kung ano ang gagawin nila dito kay Vice President Inday Sara. Hindi tinablan nung dalawang taong banat-banat kay Inday Sara. Hindi sila nagtagumpay. Sabi nga ni Inday Sara, hindi kayo nagtagumpay sa panggugorgor sa akin. Pero ito, kumalas, kumawala si Vice President Inday Sara sa Marcos admin. At kanina nga, kanina, kahapon, kanina, pinasakit ni Inday Sara ang kanilang mga ulo.
pinaglalaruan ho sila ngayon ni Inday Sara. Yan ang nakikita ko. Mantakin mo! Okay, ito muna. Follow-up report muna po tayo, mga kabisdak, tungkol sa Inday Sara! Inday Sara! Huli na lang natin yan. Dito na lang ho natin sa tatlong senador. Nako, animal. Ito na. Kanina, yung live natin kanina, mga kabisdak, no? Nag-mistulang nangyari eh. Parang ang talim talaga ng dila ko, no? Ang talim talaga ng dila ko, mga kabisdak. Diba ako, kakasabi ko lang kanina, sabi ko, ako sigurado ako merong koalisyon si Inday Sara sa 2025 senatorial election. Ito na nga ho, mga kabisdak. Ezra, maraming salamat ho sa inyong pakulay. At nagkatotoo, hindi umabot ng kinabukasan. Kani-kanina lang, uminit-uminit, ito na. Oh, kapit lang mga tambaloslaws. Kapit lang mga bangag. Kapit lang mga ensaymada balagers, baka malaglag kayo sa inyong mga upuan. Oh, ito. Ang tatlong alas ni Inday Sara inilapag na sa harapan ng misa ni Tambaloslos. O, pakinggan po natin mga kabisdak ang tatlong alas ni Inday. Ang tatakbong senador, ang kanyang bunsong kapatid, si Mayor Basti Duterte. Yehey! Siya Sansay, magandang gabi sa inyo. Mabuhay ang mga Pilipino, marabit mga dagat. Ito na, Mayor Basti Duterte, unang line up ng ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay. Oh yeah, si Basti Malangan, ha? Sakit na ng itlog ng mga gago. Ang mga animal! Mayor Basti, sabi ko nga sa iyo, sasakit ulo niyo. sa isip-isip ni Tambaloslos, sino pa laban natin kay Basti? Daming tato. Mayor Basti daw, sabi ni Inday. Ano sabi? Senador daw si Mayor Basti. Sabi ni Inday, daming tato. Gwapo, mistiso eh. Sinong panlaban natin dyan? O, Tambaloslos, ako na mag-recommend. Sinong pantapat ninyo kay Mayor Basti? Hoy, alas kami. Oh, ano sa inyo, Joker? Malamang ang pangtapat kay Mayor Basti, alam mo kung sino? Si Charis. Kaya ni Charis si Mayor Basti? Tsangin, pa naman, sabi pa naman ni Kukak, tingnan mo naman yung mga anak ko. Walang mga tato, mababait sila. Mababait daw yung mga anak niya, walang mga tato. Hoy, tapat mo kay Mayor Basti, may mga tato. O, sige, sinong manalo? Kaya na, pag may matato, demonyo. Ganon. Kaya, piyesta siya dyan sa social media. Binaba si Kukak dyan, pagkasabi niya eh. Dorog. O, wala silang pantapat kay Mayor Basti. Si Sandro, wala, malayo eh. Tingnan nyo yung in-upload ko, Mayor Basti versus Sandro. Hanggang ngayon, nagtitrending pa rin. Wala, Joker, mabunod nyo yung Joker. Ang ganun pa. Sabi ni usap-usap na si Kukak at itong si Tambaloslos, no? Kukak, bunot ka tayo ng baraha natin pagtapat sa alas ni Inday Sara. Sabi kasi ni Bisnak, si Basti, alas. Pagbunot ni Tambaloslos ng baraha, pak! Uy, Kukak, bakit Joker?
Sabi ni Cook, patingin nga ng, ng Joker, ano, sino nabunot mo, Joker? Joker, nakaganon ba? Porya gorgor, porya gorgor. Naman gorgora, nag-enjoy lang kami dito, bira naman. Ay naman, bad trip, nang bad trip lang kami. Ma'am Priscilla, maraming salamat sa inyong pangulay. Pambirang Joker na bunot, animal na kangiwi, pagago. Eh wala, ganun talaga eh. Wala naman Joker na ano, wala naman Joker na hindi nakangiwi. Lahat ng Joker nakangiwi yan. Sige nga, magpakita kayo ng bara. Di ba yung Joker nakangiwi? Tika lang, tika lang. Tuloy na nga natin. O, unang mambato, Mayor Basni Duterte, palakpakan natin. Malamang ang pantapat nila si Sandro. Okay, sunod. O, oh, ayan, dinagdagan. Oh, para isahan na, isang bagsak. Utang ina, sabi siguro ni Tambalustos, Senador na, bakit sinabi pa ni Inday, tatakbo sa 2020 at pagka-president? Day, isa-isa lang. 2025 muna eh, wala eh. Tingnan mo, nabago na, no? O, ganito ah. Nabago na yung ano ni Inday Sara ngayon talaga, stand ni Inday Sara eh. Sobrang laki ng pagbabago eh. Noon, pag tinatanong si Inday Sara, no comment ako sa politika, ayaw ko mamumulitika, malayo pang eleksyon. Pero ngayon, hayan, pinatikim kayo ng tsunami, malaundoy, malayulanda. Isipin mo, Senador Alan Sebaste, ginawa pang presidente. Puta, naguguluhan ngayon. Naglibog ngayon si Tambalosnos. Akala ko ba, Inday, ikaw ang takbong presidente 2028? Bakit si Baste? Kasi ganito kasi yon Tambalosnos. Ito, paganahin ko pa yung mga utak ninyo para ganado kayo mambabasa kay Inday Sara at sa mga Duterte. Ganito kasi, sinabi ni Inday Sara na si Baste ang tatakbo sa 2028 presidential election. Kasi nga ho naman, si Inday Sara kasi, siya na ang magiging presidente ngayong July. Inday Sara na presidente ngayong July. Eh siyempre, mapapagod naman si Inday. Ipasa kay Baste, puta iyak ang animal. Iyak si Tambalustos, sabi ni Tambalustos. Gusto ko maging prime minister, insan! Insan, gusto kong maging prime minister. Paano na to? Sipain ka daw sa July, upo na si Inday Presidente. 2020, si Basti daw, sabi ni Inday, paano na, insan? Ah. Merese! ano, yun lang naman. Ang sakit siguro ng itlog ngayon eh, Tambalustos. Nangayon, nag-iikot na ako ng palingki, nagbibilang kami ng itlog kasama si Erwin Tolpo eh. Itlog na bugok, putya ina, wala rin pala. Nagpaula na nga kami ng ayuda kung saan-saan eh. Ayuda country na nga tayo, mayroon pang bigas, MR, 2 kilo, dilaw pa, durog pa, mabaho pa, mangungurakot rice. Wala, hindi humubra animal. Ah, matasok, Prime Minister Tamba. Wala na? Wala na ho yan, ha? Inabos na ni Inday, eh. Okay, yung pangalawang pambato. Pasok, Inday. Oo. Oh. Ito. Lalong naguluhan sila dyan. Putang ina. Ano man ang pinagsasabi mo, Inday? Wala na. Ito na. Umasok na naman. Sabi ng mama ko, babalik ako sa pagiging mayor sa Davao. Puta, mag-iisip ka. Ha? Tama yung sinabi ni Bisdak. Napapasi lang mga loko ngayon. Ang mga ubob, ang mga timang. Napapasi. Bakit mayor? Utang ina, tama yung sinasabi ni Bisdak.
nasipain si Bagag sa July. Si Inday Sara maging presidente na. O si Inday, mabalik ni Yor, si Basti 2020 at presidente puta apir. Ano ba? Apir! Wala na. Naglibog na talaga sila. Sige nga, mag-mayor ha. Okay, ituloy, ituloy, ituloy. Yung media o, pinagpapawisan na daw. Sakit sa akong bangs. Ang sakit sa akin bangs. Pag ikaw hindi ka Bisaya, nag-interview ka kay Inday, tapos ganyan yung mga sagot, puta kamot ka talaga. Bakit babalik siya sa mayor? Sa Davao? Di ba Vice President? Oh, Vice President nga yan. Pero maging presidente na yan sa July. Hello, Maria Peters. Sabi, pa-check daw sila ng blood pressure. Putangin na, high blood na si Kukak. Malamang, mga ilang basong alak na kaya yung tinungga ngayon. Kuha lang isang baso. Pagkuha lang isang baso, di naman niya baso, iniinom. Pak, pagtalikod, kuha ulit. Inom ulit, grabe, ang swapang. Hindi lang pala swapang animal sa kaban ng bayan, pati sa alak, ang swapang. Yes! Grabe na yan, ha? Kukaka, abuso na yan. Okay, taloy. Taloy. Ay, Coach Ramos, maraming salamat sa pangulay. Ay, patusok nga, sarap magtagay, ah. Matagay na, baka hindi po matapos yung live natin, ah. Baka magurgur tayo, mabantrip ng mga tambaluslos. Ah, kita mo naman yung mga trolls nakaabang sa akin, no? Oh. Wag niyong i-report! Ah, wala. Wala. Di ninyo malalaman yung susunod kong balita. Ito, ito. Ito na, ito na. Inday, Inday. Oh. Usapan namin sa wala kong next year. Hindi, wala naman talagang usapan na mag-resign si Inday Sara Vice President. Ang usapan dito si Inday Sara ng presidente. Ang tanong nga dito, kailan ba si Inday Sara maging presidente? Diba, bukas na? Wala. Siyempre, pag nagiging presidente si Inday Sara, automatic mabakante ang vice-presidente. Dapat ang tanong dyan, sino yung papalit sa'yo na vice-presidente kasi maging presidente ka na? Alay ko! Talo, inis tayo dito! Alay ko! Dahil sila raring na mag-uwi si BRD senator. Okay! Pangalawang pambato sa Senado, Tatay Digong, pagka-senador. Tsaka ang tindi ni Inday kasi, alam mo yung parang, pag ikaw nakikinig ka kay Inday Sara, no? Nakikinig ka kay Inday Sara, maniniwala ka talaga. Kasi, ito yung banat niya eh. Lahat sila willing. So, ibig sabihin, kinukonfirm na niya sa sarili niya. Kinukonfirm niya yung lahat ng sinasabi niya na 100% itong sasabihin ko sa inyo, walang duda-duda. Hello, Peter, please. Maraming salamat sa pag-upgrade. Excited na kami dito sa Taiwan Service daw. O, Latsa, nagkakaroon nga ng kulay ngayon. Masarap nga ngayon magiging political blogger, guys. Grabe, bilibaw kay Inday. Napasaya niya ang mundo ng politika sa Pilipinas. Nakulayan nga. Kumbaga nagkaroon ng excitement ang bawat yugto. Hindi mo natin alam anong sasabihin na naman bukas ni Inday, binabantayan kasi malaya na nga siya. Malaya na siya sa piling ni Bangag. Malaya na eh. Ito na yung Inday na gusto natin, maingay, hindi yung tahimik. Pangalawang alas, Tatay Digong, interesado, sabi ah.
No. Sino yung itapat ng timbangag kay Tatay Digong? 90-91% trust and approval rating sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, walang makatapat. Sinong patapat kay Tatay Digong? Meron? Si Kuka? Diyos ko, lo. Wala sa kalingkingan. Hindi naman pwedeng itapat si Juan Ponce Enrile kay Tatay Digong. Ay, tablado na yun si Manong Jane, oh. Hmm. Sabi ni Mkuroki Lalong, maluka si Kukak. Nak, maluka talaga. Sabi ni Ekerday, si Jokno, wala, hindi obra. Si Dilima, wala rin eh. Pinakulong nga ni Tatay Digong yan eh. Ah, sige, bunot tayo, bunot. Kasi yung kaninang nabunot, andyan ka na naman, Bisak, bubunot ka na naman. Kasi kanina nabunot natin si Charis, pantapat kay ano? Pantapat kay Baste. O, sige, bunot. Joker, ha? Unang Joker, si Charis. Laban sa alas. sabi ni itong baluslos, Kukak, bunot tayo. Bakit? Si Inday, naglapag na naman ang isang alas niya. Sinong nilapag? Si former President Duterte. Oh, sino pantapat natin diyan? Sige, bunot tayo. Bunot, oh. Pagbunot niya, animal, may kaldero. Joker uli. Sabi ni Dabalusnos sa kay Kukak, Kukak, Joker uli. Kakaibang Joker, may kaldero. Sabi siguro ni Kukak, anong klaseng Joker yan? Bakit may dalang kaldero yan? Kasi na, sulaan nyo, sinong nabunod na Joker nila? May kaldero? Sino? Mag-comment kayo, Joker, na may kaldero. Undangin ang kaldero natin, sobrang itim-itim pa. Udang ina, tumama kayo sa mga comment din, yung galing nyo. Putang ina, kanina hindi nakangiwi, pero ngayon, Joker din eh, pero may kaldero nga yung ulo. Sundalong kaning, si Trililing. Si Trililing nabunot. Ay, galit na galit kay Tatay Digong yan. Eh, ang tanong, kakaya na yun ba ni Trillianis si Tatay Digong? Lolo ka, Trillianis. Sundalong kanin! Oh, sige, tayo, sige, sige. Tuloy! Oh, Inday, banat Inday. Aha. Okay! Uy, si Inday, naglapag na naman! Anong nilapag? Kuya daw! Dapat si Trillianis at kasi Pulong, yun ang pinantapat natin kasi nababayutan daw si Trillianis kay Kung Pulong eh. Ah, ito. Sasabihin na naman itong baluslos. Uy, may tatlong alas naman si Inday, pangatlo. Sino? Pulong. Duterte, Duterte, tatlong Duterte na! Sa atin, Marcos, Trillianis, mga Joker pa! Yung pangalawang Joker, kaldero nga. Sabi ni Mamsi, Tamba, bumunot ka na. Kasi tatlong Duterte. Yung una natin, yung anak ko na walang tato. Yung pangalawa, kamalas-malas, sundalong kanin. Galingan mo pag bunot, Tamba. Bunot na si Tamba. At ay Joker na naman! Sabi ni Mamsi, ay, Joker na naman yan Tamba? Oo, Joker, anong hitsura? Nakaganon? Animal na Joker, nakaganon, oh! Sino? Sino yung Joker na nakaganon? Comment! Munang ina, tatlong Duterte, tatlong alas laban sa tatlong Joker. Munang ina, si Wagubob.
Bagong pangalan ngayon, Boy Haka-Haka na. Kamot sa ulo yan si ano, si Ma'am si Putya, kamalas-malas mo ng tamba, tamba bumunot ng baraha. Bakit? Pangatlo na yan si Boy Haka-Haka man na bunot mo. Wala na tayong pag-asa dyan, itapat mo kay Pulong. Tingnan mo ha, si Boy Haka-Haka, tumakbo yung 2016, natalo. Senador, talo na yun. Tumakbo ng 2019, talo ulit. Tumakbo ng 2022, talo ulit. Nga, patakbuhin natin yung Senador 2025. Pag natalo yan, Grand Slam. Putang ina, Grand Slam na! Yeah! Matalo uli naman talaga yan si Ganon. Wala na kayo Ganon, talo kayo uli. Puta, wag na lang Ganon. Tumakbo. Iiyak ka lang. Talo uli talaga yan, di ba? Talo uli, Grand Slam yan. Parang team lang sa ano, sa PBA. Alaska. Yeah! Wala sa Alaska. Wala pa ring tatalo sa Alaska. Kay Gadon, kay Gadon. Wala pa ring panalo si Gadon. Maayos nga kayo, Kukak. Nagtawanan lang naman. Disco. Hi! Ayun ang ginurgur talaga. Seryoso? Ba't ba ginurgur? Nagtawanan kami. Mayos nga kayo mga trolls, kayo tumatawa na lang kayo, nagre-report pa kayo. Hindi pa matapos na, hindi pa matapos-tapos yung ano namin, katuwaan dito. Sabi ni Kulas, kay Gadon, malas ka. Alas ka versus malas ka. Ay, ito lang, ito lang. Alay na, hindi, baka magurgur pa. Yes, I'm not ang media di matanggap. Hindi hindi na room heristro. Ang sinabi ni Inday Sara na si Tatay Digong, si Baste at si Pulong takbo ng senador. Tatlong Duterte ba ang tatakbo pagka senador sa 2025? Banata ni Inday. Yes. Sure na yan. Bukit ang kita na yan. Tara ikaw, iya ka na ba? Okay, iya tuloy yun. Yes, confirm na yan ha. Confirm talaga yan. Malamang marami nang magpapagawa ng damit yan. Tatlong Duterte por senator. Yes, confirm na yan. O, paano na? May maglasing na naman mamaya. Confirm ha? Okay, ito. Ay, puta ka na. Yan yung sasakit yung ulo ng mga tambaluslos ngayon. Yung pagiging presidente daw, si Mayor Basti, eh, sabi ng mama ko, si Mayor Basti maging presidente. Okay, okay. Susumahin nga natin. Anuhin natin yung sinabi ni Inday. Summarize natin. Alam nyo, para sa akin, talagang ito yung tinatawag na political strategy. Mind game ito, guys. Talagang patalasan ito ng utak. At ang na isa sa mga nakita ko dito, bakit naghayag ng ganyan si Inday? Ginulat tayo diyan, ha. Ginulat tayo. Kasi ang atin lang naman si Tatay Digong. Pero ito galing na sa mga bibig ni Inday. Na confirm yung tatlo, tatlong Duterte, Tatay Digong, Basti at si Kung Pulong. May plus pa, no? Na si Basti daw magiging presidente sa 2028. Pwedeng pinadivert lang ni Vice President Inday Sara ang atensyon ng mga bangag sa kanya. Dinay pinadivert doon kay Mayor Basti Duterte. Pwedeng ganoon. Para ang atakihin si Mayor Basti. Puta, maguguluhan sila dito.
Kasi parang yun ang nakikita kong mensahe. Na sasabihin ko ako, hindi ako maging presidente 2028, itutulak ko si Mayor si Basti, kapatid ko. Baka sakali may ma-divert yung mga black propaganda doon kay Mayor Basti. Baka sakali. So ngayon, pag tinarabaho si Mayor Basti, si Inday Sara, makakaluwang, makakahinga. Makahinga si Inday Sara, makapag-focus si Inday Sara sa kanyang trabaho bilang isang vice president. O ngayon, kung hindi naman sila naniniwala kay Inday Sara, bahala sila sa buhay nila. Kasi, kung ang banat-banatan ninyo talaga si Inday Sara, sasabihin niya, hindi ako naniniwala dyan kay Bisdak. Bah, hindi ko naman kayo pinapaniwala ah. Sabi ni DMJ, secret lang yan tol, Bisdak, ba't sinabi mo? Hindi, mayroong plus dyan. Mayroong dagdag. O kunyari, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko na part niya ng strategy ni Inday para yung black propaganda ninyo dun mapunta kay Mayor Basti. Banatan niyo si Mayor Basti. Si Inday Sara makahinga. O kung ayaw niyo maniwala, puro si Inday Sara pa rin ang titirahin ninyo. Maniwala kayo sa akin sa 2028, presidente si Basti. Putangsa. Lalong sumakit ang ulo ng mga tungaw. Masakit. Sakit talaga yung ulo nino. Ang tawag doon, may choice kami. May choices kami. Ah, paano yon? Ang sakit ng ulo nila kasama ako. Ang sumakit din ulo ninyo? Utangin na, lahat tayo. Pero yung inilatag ko nga sa inyo, win-win yon. Kung sakali nakinig sa akin si Tambaloslos, tigilan na natin si Inday. Di naman pala tatakbong presidente yan. Tirahin na rin, tirahin si Basti. Oh, pabor sa atin yon. Kasi si Inday Sara, bubulagain na lang sila. Inday Sara na presidente. Pero hindi, sa July nga, presidente na, di ba? Pero kung naniwala pa rin, naniwala sila sa akin, ay, sundin natin si Bisdak. Sige, tirahin na lang natin ang tirahin si, ano, si Inday Sara. Hindi totoong ano, tatakbo si Basti. Akin din yung tirahin si Basti. Oh, presidente Basti na kami. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ang mga bangag naglibog na talaga. Alam mo ang tawag dyan? Kinitoy-kitoy kayo. Alam mo ni tatay niyo? Kitoy na kitoy. Sabi ni Sinja Tulero, ang mga bangag, wala na. Hirap na nila basahin si Inday Sara. Sabi ni Sarah Borsa, cheese game na naman. Mati ang mga Tambaloslos. Itangin na kung hindi mo makabisado yung laro ni Inday, talagang maguguluhan ka. Ala na, kitoy-kitoy. Sabi ni Queen Sayasi, ano yung kitoy-kitoy? Sabi ni Tatay Digong, di ba parang ganun, bata? Kitoy na kitoy. Close opinion. Close open. Close open. Bisaya kasi, kitoy na kitoy. Ganun, no? Ayan, sinabi ko, pinaglaruan. Yan, kinitoy-kitoy nga. Ala na. Sakit ng ulo nila. Inday Sara, Inday Sara. Ah, ito. Dagdag pa, dagdag ha, bago pa tayo magwakas. Yung banat ni Inday Sara, ito yung matindi. Durog talaga sila dito. Pero bago yan, pakinggan muna natin to. Inday Sara. Inday Sara. Otso lang sa imong liog. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila natagumpan. Okay. Sinagot rin yan ni Vice President Inday Sara kanina. Now, gusto nila akong gurgurin pero hindi sila nagtagumpay. Ito yung sagot ni Inday dyan. Bakit yan ang sinabi niya? Puta, tumbling silang lahat dito. Ay, patusok! Kundi na lang, 2,000 ng tusok-tusok natin, ha? Ah, ito, tumbling silang lahat dito. Pakinggan nyo.
Banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Ala na, sakit ng ulo mga Inside Mother Balagers dito. Ah, ito! Pasok! Sinagot naman ni Vice President Sara Duterte ang usap-usapan tungkol sa tila sugat sa kanyang leeg. Sinubukan nila akong igurgur. Sa video po na yan na inilabas nitong Martes, hindi niya idinetalye ng bise kung paano niya nakuha ang sugat at kung sino ang tinutukoy niya na may gawa nito. Nang tanungin ulit siya tungkol dito sa Cagayan de Oro naman kanina, hindi niya po ito diretsong sinagot. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino kayong sinabi? Silang lahat. Nako! After kila. Oh, ayan! Sino yung gustong magurgur sa'yo? Silang lahat. Ah, sino? Sino silang lahat? Okay, sige nga. Isa-isahin natin. Gusto niyo isa-isahin? Silang lahat. Kayong lahat, mga bangag, tambaloslos, lahat kayo, hindi kayo nagtagumpay, nagurgurin si Vice President Inday Sara. Kasama si bangag yan. Lahat nga! Dati, no? Dati, walang ganon. Ngayon, lahat. As in lahat. Si Tambaloslos. Ambisyosong Tambaloslos, ha? Si Kukak. Siyempre, yung mga Kabag Parteles. Kasama yan. Kasama si Da Junior Nyor. Wala na. I love you, Apo Nyor. Lahat kayo. Lintiklan. Walang ganti ang gid. Yun ang sinasabi, let's get ready to rumble. Rambula na to. Wala na, ito na yung Inday Sara na hinahanap natin. Na dati, sobrang tahimik. So ngayon naman, baliktad, sobrang ingay na. Kulang na lang, may majumbag talaga ito. So, Papa Pimilita Brian, salamat mo sa pakulay. Ang pinakahintay na lang ho natin dito, yung majumbag. Lahat kayo riyan, mga bangag. Walang pinipili, ha? Basta lahat kayo. Lahat kayo. Kasama ba Inday Sara yung nasa Senado? Nako, kasama pa si Unti Bajan. Kasi nagparinig din si Inday Sara kanina, ha? Sa mga senador, di ba? Nagpatama lang, ho. Nagpatama rin, ho. Si Vice President Inday Sara sa mga senador. Kasi guys, ako para sa akin, kailangan natin ng three kings talaga. Three kings na tawag natin dito, mga Duterte. Tatay Digong, Mayor Abaste, Kung Pulong. Tatlong senador, 2025, isang presidente sa 2028. Tsaka isang presidente pa ngayong 2025. Sabi ko nga guys, no, si Inday Sara, magaling maglaro yan. Sabi nga ni Tatay Digong, magaling sa akin yan. Talagang matalino si Inday. At hindi po pwedeng magkumpiyansa itong mga bangag department. Kasi, anytime, magiging zero ho talaga sila. Walang mananalo, maniwala kayo sa akin. Ito ha. Walang mananalo sa kampo ni Da Junior. Pustahan tayo. Wala lang animal, wala lang gamitan ng magic sarap. No? Wala lang gamitan ng magic sarap. Yung kung tama lang, kung ano ang laban lang, kung sakali, sabi na lang natin ha. Kung sakali ho, sakali lang ha, magiging presidente pa rin si Da Junior sa 2025, pero malabo na kasi yan. Pero malabo na kasi yan. Ha? Malabo maging presidente na talaga yan. Mukhang July na ba tayo? Makakasuna ba? Hindi ko alam kung makakasuna.
Walang mic? Bakit wala? Travis, oh. Ay, ito. Mic check. Wala na. Hello, mic check. 1, 2, 3. Wala. Meron. Mic check. Meron? Bakit sa inyo wala? Oo, okay. Okay na. Alam mo talaga pala, decision tong YouTube, no? Manong! Huwag naman, Manong. Mas, ayahan yun na lang kami. Minsan nagagalaw tayo, no? Very good, hawak nila channel ko. Kala ko, Mike Ubi, Mike Chick, Mike Ubi, Mike talaga pala. Okay, sige. Nag-iba na yung sound, pero, oy, merong sumapi. May sumapi, sinapian tayo. Sinong sumapi? Si Boy Haka-Haka. Sabi mo talaga, tatlong joker pinagsasabi kasi natin. Ah. Ito sa akin, ha. Lahat, ito ha, dito na natin malalaman talaga. Lahat ng lineup ni Inday Sara, 100% panalo. At yung Kaida Junior, 100% siptik tang. Kaya ako, yung mga magagaling na pambato natin na mga senador, lumapit na tayo kay Inday Sara ngayon. Punuan na natin kasi may tatlo na. Labindalawa naman eh. Oh, siyam na lang ang hanapin natin. Upang mabuo yung Magic 12. Upang mabuo yung Team Duterte. Grabe, swerte ng mga ano. Swerte ng siyam eh. Sasama ka lang sa mga Duterte kahit hindi na mga panya, panalo eh. Panalo talaga. Lahat yan, panalo guys. Walang tapon yan, maniwala ho kayo. Walang tapon yan. Simula, Tatay Digong, Basti, Kung Pulong, puta, lahat nandyan si Inday, tatayo lahat na nga eh. Oh, panalo yan. By ako sa akin lang, yung mga magagaling, yung mga sinisigaw natin dito, dahan-dahan na po kayo lumapit kay Tatay Digong, kay Inday Sara. Kung para kayo sa bayan, huwag kayong mangga ha, huwag mangga. No? Pag yun, mangga, bangag ka na ba? Oo, bangag na ako. Kung bangag ka na, tatatsadyakan ka na. Yung ano lang para sa bayan, walang yung gamitan. Kailangan natin ng ano. Kailangan po natin yung totoong may tapang at malasakit. Hindi natin kailangan yung walang tapang. Yung tipong bugbugan ba? No? Maraming salamat sa inyong pakulay po, madam. Yung bugbugan talaga, walang atrasan. Yung kayang ipagtanggolan sa bayan ng Pilipino. Sabi, marami na gano'n. Vic Rodriguez, Trixie Sass, Pastor Kibuloy, Attorney Harry Ruki, nandami na. Eric Morales, ano ba? Huwag yung si Marcolita, hoy! Guys, huwag si Marcolita, ha? Kasi, merong nasagap kaming impormasyon, eh. Yung, ano, yung pinos ni Joey Ver, ngayon, na sinabi na si Marcolita daw tuwang-tuwa na nag-resign na si Inday Sara sa DepEd. At ang sabi pa daw, ito nakita ko sa posta, ay, bakit hindi pa daw nag-resign si Inday Sara sa pagiging Vice President? Yun yung sinabi. Tatlong Duterte, Moral Strict, si Badoy, ka Eric Vic Rodriguez. Rosario Borsato, Bisdak. Maharlika, Atty. Glinchong, sa Surgando, Malutikia. Puta, maging senador ako dyan. Animal, meron na naman. Gusto ko shout out kay Mior. Ay, Mior. Shout out po dyan kay ano, kay Haring Oscar Rivera. Haring Oscar,
Idol mo naman si Tatay Digong, baka ito ng pagkakataon. Magkakaroon tayo ng first ever senador galing po sa katutubong AITA. Kailangan nyo po ng senador. Bantag! General Bantag ng makaganti ka kay Buying. Pastor Kibuloy! Pwede! Yung mga inapi, paso kayo. Si Yorme Isko, Yorme! Pwede na natin simulan ang bagong buhay ng bawat Pilipino. Matalino to si Yorme. Sana ho, tumakbo. No? Lahat! Sino ba yan? Basta para sa bayan, sama-sama tayo. Wala na yung opposition by Bisdak. Wala na! Nga na si Dayun Yorans. Wala na. Sama-sama na tayo para sa bayan. Pag si Inday Sara magiging presidente, magiging presidente naman siya talaga bago mag 2025. Ang magiging oposisyon dyan, si Britim Bangag. Yung mga Pulawan, babalik na naman yung Dilawan. Komunista, magiging oposisyon na naman sila kasi galit sila sa mga Duterte, di ba? Ganun na lang ho. Oy, si Buying daw. Anong nangyari ka, Buying? Sabi ni Chika Bib, pulibok na Bisdak. Pulibok talaga. Gawin na natin 24 senador. Ay, nako. Yun lang naman. Nagkwinto-kwintuhan lang naman tayo dito. Basta. Gusto ko po magkaroon ng senador na katutubo. Baka pwede lang. Para lahat ng mga katutubo sa buong Pilipinas, hindi lang AITA, lahat kasama yung Blaan, matulungan. At sana, pag naging senador, yung pinanumpaang tungkulin na para sa bayan, panindigan. Gawa kayo ng napakaraming batas. Labanan ninyo yung mga taong nanggahasa sa kaba ng bayan. Ipakulong ninyo yung mga kurakot. Gusto ko yung plataforma ni Haring AITA, Oscar, death penalty, hukom bitay. At huwag nyo na akong isali dyan kasi pag naging senador ako, yung pangako ni Alan Peter Cayetano na 10,000 allowance buwan-buwan, gawin kong 20,000 yan buwan-buwan. Huwag ako naging senador! Lahat kayo, mga ina, ilaw ng tahanan, may asawa man o wala, basta may anak, meron kayong allowance na 20,000 buwan-buwan! Oh, meron na akong jingle. Hindi ko na kailangan magpagawa ng jingle kasi may jingle na ako. Bisdak, ang busis mo ay busis ko. Tara na, Bisdak! Putang ina. Huwag nyo naman i-content yun. Miss Aison, Service Act, sana si Inday Sara na presidente para bumaba ng bigas at lahat ng bilihin. Hirap na kaming mga OFW. Kagaya nga ho ngayon, animal, bad news talaga. Oh. Yung pangako na ni Dayonior na 20 pesos per kilong bugas, napunta sa itlog. Napunta sa itlog! Nyor, presyo ng itlog, abot sa 20. Ang itinaas kada 3. Ito pala napunta sa itlog, Nyor. Ito yung dinadala ni ni Tamba na tatlong bugok na itlog. Kasama sila ni Tolpo. Kinikilo-kilo yung itlog eh. Ay, napunta rin dito. 20 pesos dagdag presyo ng itlog, animal. Tanong, paano nangyari yon? Magic. Alam mo naman, magic hero yung presidente natin. Grabing magician eh. 32 million daw bumoto. Natanang buhay ko. Ngayon lang ako nakarinig na may 32 million bumoto sa presidente. Sabi ni Black Mamba, mga gago, itlog kikiluhin. Kikiluhin nga, sabi niya. Kinikilo nga. Ah, ito ba? Ito pa, good news din to para sa mga bangag. Isus Ginoo ngayong araw, presyo ng gasolina, 1.40 ang itinaas, ang diesel, magdalawang piso. Ang kerosun, piso, puta, bumbong pa.
Kaya niyo ba ba? Wag na ay. Ay, 31 million lang daw. Sabi ko, 31 million, sorry. 32 million pala kay Inday Sara. Last one. 1 million lang pala sila talaga, loyalista. 31 lang, 31 lang. Napasobra kay Inday yun. Okay. Anyway, dagang salamat, Bisaya, Sugbindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Masaya kayo? O puro kabag kayo ngayon? Basta, libog na sila kay Inday Sara. O, abangan natin bukas. Dagang salamat, maraming salamat sa mga nagpakulay, Ma'am Emilita, Bryant, Peter, please, Coach Ravos, Priscilla, Isra, Tarik, 8MG, 2213, Lovely Sivokawa, Lucio de la Cruz, Calachoche, Fel Russell, Juna Jiminay, Tisa Lovira, Yap, Ma'am Vivian Pigoroa, Pilina Salinas, Ti Cherry, Tusa, kay Miss Godshia, at Miss Aritopak, Jennifer Oblis, No, Noel Ram, Tamula, Mijoy Siso, Rosario Vursats, Peter Tamula, Ginny Killing Killing, maraming salamat po sa inyo. Tapos na tayo, ha? Suportahan po natin Pambansang Loyal. Suportahan rin po natin Serco of Meetup at Trupang Bisaya. Sama na rin si VMR. At lahat po ng mga political vlogger na nagtataguyod ng katotohanang balita, sumuporta sa Pilipino. Tatay Digong, Pastor Kibuloy, at hindi lang po ito laban ng mga Duterte. Laban po ito ng bawat Pilipino. Kahit anong kulay mo, dilaw, puti, animal, kayumanggi, blue, asol, basta green. Anong kulay mo? Basta, galit po kayo, dismayado kayo sa Marcos admin at naniniwala ho kayo na dapat na hong wakasan ang kahirapan ng ating bayan. Sama-sama po tayo sa Bisdak Pilipinas. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaction? Maging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!